We are joined now by the Minister of the Interior of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Minister Naguib Sinarimbo. Sir, ano pong sitwasyon ngayon dyan sa BARMM? Currently, ay nagre-respond tayo doon sa flooding at saka attendant na challenges na dala sa atin nung Typhoon Paeng. For now, ang focus talaga ay dalawa in the past 2 days. From yesterday until today, ang focus natin ay rescue and retrieval operation. Yun ang nakafocus. Ang second na focus natin ay dun sa mga communities na displaced, nag-evacuate or tinamaan hard hit nung flash flood at saka yung pag-rise nung level ng water dun sa mga communities nila, nagbibigay ng hot meal, food packs na ito na ready to eat yung Ministry of Social Services and Development kasi wala akong panahon na magluto. In fact, sa San Mastura last night, naging problema yung paghahanap ng panggatong dahil basa yung mga kahoy. So, maski na may bigas, hindi maluto. So, ready to eat ang binibigay. Minister, pakibigyan mo kami ng picture. Ano po ang sitwasyon talaga dyan? Ano pong extent ng damages sa Bangsamoro, sa BARMM? Extensive po yung damage, unfortunately. So, maski na hindi tayo nasa direct path ng typhoon, ang naging problema natin, yung malakas na buhos ng ulan na matagal nung gabi ng 28. Yun ho ang talagang naging problema natin. So, overnight, umulan siya. And then, as a result of that, lumambot yung mga bundok na itong portion na nasa south actually ng Cotabato. And then yung volume ng water na dala ng ulan from the mountains, ito yung nag-rush down doon sa mga communities na tinamaan ng flash flood. Opo. Ang second na flooding nag-occur doon sa mababang communities along the Pulangi River at saka yung surrounding communities ng Digawasan Marsh. Itong type ng flooding, usual na ito sa atin. Year in, year out, nangyayari na yung rainy season, lahat ng surrounding mountain ranges in central Mindanao, from as far as Bukidnon, North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat Province, at itong mountain ranges in the Maguindanao province, lahat ng tubig dyan nabubuhos sa Ligawasan Marsh. Pero dahil malapad yung Ligawasan Marsh as a basin, gradual yung rise ng tubig. So walang danger ito na malunod yung mga communities, yung mga tao. Pero ang nakapinsala talaga, nakamatay, if you would look at the map, ang walang casualties along the Ligawasan and the Pulangi River. Okay. Mostly, itong communities na to, may flooding, pero walang namamatay. Ang namatayan tayo ay Datubla, Upi, and Datuudin Sinsuat. Okay. Ang characteristic ng ang topography nito, mataas na bundok yung nandito sa Upi. Okay. Nasa coastal community yung Datubla at saka yung Datuudin. Directly below the mountains. Mm-hmm. Yung tubig nang galing doon, bumagsak doon sa communities sa baba dahil sa sobrang lakas ng ulan. Ito, dito tayo merong casualties. As of today, meron tayong 40 kaninang umaga and then may na-retrieve tayo na apat doon sa Barangay Kusyong in Datuudin Sinsuat. Ang total natin as of tonight ay nasa 44 yung dead. Nag-increase na tayo because ngayong gabi nagbalik mag-report yung mga rescue teams natin.
na may apat na na-retrieve kanina doon sa Barangay Kosyong. So that brings us to 44 na dead, 31 na injured, and then meron tayo 15 na missing. Si President Marcos po, parang nagulat siya sa extent ng damages dyan. May pronouncement po ata siya kanina. Anong sinasabi niya? Mukhang walang insaktong warning na natanggap ang BARMM na ganito kagrabe itong paeng. I think everyone shared yung pagkagulat na hindi naman directly nasa path ng typhoon yung BARMM, in particular yung Maguindanao, pero yung casualties ay mataas. Ang gaya ko nung sinasabi ko kanina, kanina nga nag-attend kami nung NDRMC meeting at napaliwanag naman na yung talagang cause ng casualties ay dahil doon sa flash flood at directly galing doon sa malakas na ulan. Ang unfortunate ay hindi inanticipate ng mga communities na ito na mangyayari ito. Okay. In the regional government, 26 pa lang nag-issue na kami ng advisory. Nag-code blue tayo from white. Warning communities na mayroong forthcoming na typhoon at all likelihood magdadala ng ulan. Mm-hmm. And so we warn communities near rivers na mag-ingat. Uh-huh. Syempre, ang usual, hindi naman super typhoon, hindi naman sa path ng typhoon, yung mga communities, hindi masyado attentive doon sa warning na yon na inisyo nung regional government. Apparently po, you did not the BARMM government didn't expect something like this, ano. You were expecting may flooding pero hindi ganito ka serious. The usual flooding ang inexpected. The rise yung level ng Ligawasan Marsh. The surrounding communities around it would experience flooding. Yun yung exact na anticipation natin kasi nangyayari ho talaga yon very often. Ang hindi inaasahan yung flash flood. Okay. Sa BARMM po, ano pong mga probinsya ang hardest hit? Maguindanao talaga. Maguindanao del Norte. Merong isang munisipyo sa Llano del Sur na nag-report ng flooding at saka nag-preemptive evacuation. Ito yung malapit sa boundary din ng Maguindanao. Ito yung municipality of Balabagan. Coastal town. Nag-force evacuation sila dahil sa malalaking alon. So from the coast, nag-move up lang sila. Okay. In other areas, in the island provinces, wala naman ho tayong received so far na flooding. Except in Indanan, may flash flood na konti, pero walang extensive na damage doon sa kanila. Maguindanao del Norte ho talaga ang hardest hit. Minister, matanong ko na rin po, yung bagong setup ng Maguindanao, alam natin nagka-plebisit. How did it of course you have itong areas nito, UP and the Sinsuat towns are in Maguindanao del Norte, no? Yes. So I would imagine wala pa silang seat of government, so medyo hindi visible ang provincial government. At the provincial level pa ho yun. At the provincial level, wala pa ho. Pero yung mga municipalities, act naman ho, and then the regional government. So yun yung setup. Pati po si Governor Mangudadato is also helping. Yes, si Governor Mangudadato. Essentially, tingnan natin, hindi na niya area eh. Kasi yes. Separate na, no? But I think morally she's duty bound to help. Tama yun. Technically, hindi na dahil yung Del Sur essentially mag-start from Gindulungan all the way to the east. And southeast.
nung atin, yung north na ito yung talagang tinamaan, hindi pa to na-set up yung government niya. So we are dealing directly with the municipal governments and then the regional government. And then at the regional government, kinoconsolidate natin yung iba-ibang agencies ng government operating here, including the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, yung Bureau of Fire, and then at the same time naka-interface tayo doon sa Mindanao Humanitarian Team ng UN. Ito yung mga UN agencies at saka ibang INGOs na nag-ooperate dito sa region. Minister, baka may apilo kayo sa we know that other areas in the country were also hit ano badly. Ngayon, bumabaha din sa but Tama. ano po yung pressing need ninyo? Baka makatulong yung mga ano, baka may apilo kayo. Essentially, nagkaroon na kami ng assessment kahapon ng available na resources. Nung inactivate yung Emergency Operations Center dito, lahat ng ministries at saka yung mga offices, including the UN agencies operating here, nagtanungan na kami kung anong available na resources na nandito sa amin. We were anticipating na baka hindi kailangan at hindi kayang tugunan agad ng national pag nag-request tayo dahil may forthcoming na bagyo na papalo sa Visayas and Luzon. So ang naging position ay i-account na muna yung sa atin. May mga offer to help like the UN also offered us assistance. Ang sabi namin, send us first the list na available sa inyo. We will compare it with the available resources sa amin. Kung ano yung kulang sa amin o yung madideplete na, yun lang ang ire-request namin. At the same position we are taking with the national government. Kung, kasi mahirap naman ho na i-request na namin agad, maraming napunta rito sa amin. Pagka humatindi yung tama sa Visayas at sa Luzon, napuno kami ng assistance tapos kulang dyan sa Visayas at sa Luzon. Pangit naman ho yun na sa amin yung lahat ng resources tapos may iba tayong areas na tinamaan. So ang need lang namin na ni-request namin in particular kanina, meron kaming mga water purification machines in Manila na hindi pa natatransport sa amin. This will alleviate yung challenge ng water na hindi maganda sa ngayon. Nagkakaroon ng problema dahil sa flooding, yung contamination in the water supply. Yung pong mga makinang yon, ni-request na namin na i-transport sa amin papunta rito. So if you're bringing the C-130 in Mindanao, they might decide to, baka pwedeng isakay doon, limang machines na pwede namin i-deploy kagad doon sa mga areas na flooded para may tubig. Kasi may Minister, shortage. problema ho ba ang ano in many areas in Maguindanao, problema ang tubig ngayon? Opo, Power. kasi power also reported in UP and in South UP. May power outages din. So baka pwedeng generators para maka-temporarily supply tayo. And then ang pinaka-urgent sa infrastructure, naputol yung mga bridges na critical. So yung Cotabato Marawi, Cotabato Pagadian Road, hindi possible sa ngayon dahil naputol yung tulay sa may nituan sa Parang. And then yung going towards Dato Blasinsuat, naputol yung Tapian Bridge. So nakahiwalay ngayon yung Dato Bla, hindi ma-access by land. And then yung road connecting Cotabato City, UP all the way to Libak, nagkaroon ng landslide dyan, hindi rin humadaanan yan. And then yung Cotabato to Jensan na road, may problema yung bridge doon sa Labo-Labo in Datu-Hofer, hindi rin humadaanan yan. So ito yung mga blockage na kailangan ma-resolve ho kaagad. So kung may Kailangan na. relief operations po, it will be a problem, ang accessibility. Opo, so like going towards Parang and the north, medyo may problema tayo.
And then accessing Datubla, which is among the hardest hit na municipality, is a problem also. So ito yung mga challenges ngayon na na-encounter na natin. Minister, lastly po, no, ilang families ubang pinag-uusapan natin ang na-displaced? Medyo yung affected na families in the whole of the region, medyo malaki-laki na ho. Nasa 171,312. Throughout the BARMM region. Yes, throughout the region. That translates to 578,258 individuals. So more than roughly half a million. And in Maguindanao, ilan po yun? Pinakamarami sa Maguindanao po. Ang nakahalo lang po dyan na outside of Maguindanao sa 578,258 ay 400 in Lano del Sur. Okay. So the bulk of it is really in Maguindanao. Yan ho ang figures. Pero to note, hindi naman ho lahat yan ay nag-evacuate. Affected sila ng flooding, but they choose to stay dahil hindi naman... Ito yung affected lang nung rising level of water. Hindi ho yung flash flood. Yung flash flood talagang yun, displaced ho yun. Like in Kusyong, yun ho ay nag-evacuate na. May figure yung... ba tayo? Ilan yung nag-evacuate? Wala pa sa ngayon. We will start accounting tomorrow dahil magsi-shift ho yung focus beginning tomorrow from rescue. We will now concentrate on retrieval of the dead bodies dahil 2 days na ho eh. Yung chances of survival medyo manipis na. And then we will move towards relief distribution. So we will account now kung sino yung nasa evacuation center para ma-prioritize. And then yung mga home base, isusunod na lang ho yun. So yun ho ang strategy for now. Okay. On that note, thank you, Minister Sinarimbo, for giving us your time. Ano? I know you're busy right now. And good luck to all of you. Maraming salamat po. Thank you very much.